hay una reacción temprana. Comemos día de un palibó, no vayan con los cabris, con la palabra de los puros y no, Psalm 136. Son de los hijos de Dios, no matará, pasará un poco, no tiene la ansiedad sobre la danza, está por un brinco. Verses, oh, give thanks unto the Lord, for he is good, for his mercy endureth forever. Oh, give thanks unto God, of gods, for his mercy endureth forever. Oh, give thanks to the Lord of lords, for his mercy endureth forever. Ang mga pamilya ng Panginoon, salamat sa pagbigay ng kami sa sining ng mga bugnaw na agad. Gintakan kami sa kainit sa mga magigusok. Hindi Panginoon mo sa ibon na may fellowship kami, may encourage kami. Kung Ginoo sa ibon man na makahatag kami, sa anong po kayo mo na magdaya o magsimba sa inyo. Salamat Ginoo na ang pagkikusol na kung nauna, pwitigit, mauna sa pagkasalamat. Tutuloy kami, how to be thankful people. Tutuloy kami Ginoo kung ano ay hanamon ng mga mindset, ang mga thoughts, ang mga attitude, balansyado na para pinagpapalag sa inyo. Kuligin kami ito. Kaya pangay mong tulong, mag-hatag sa tulong sa panghanggat sa sininga. Kaya pa kami, mag-alim sa sininga ito na may pagpasalamat na ito. May pagdaya ng inyong sa inyo. May narapin mo sa mga nanuputang na sakla kayo kayo. Katawaran sa inyo. Kaya pa ang God in Christ Jesus, ang mga magkindo sa inyo. Hindi yung balansyagot at hindi yung engineer.
aún equivocándote en esa libertad, y te digo que con el intergeneración, a una niña mayor y pisa en niños y bajan, a la nacería con una, I came to church, I will come to church, and I need to be, it is my right that you make me feel good. It is my right, may ara kamo sa minisipipa sa mga bataan. It is my right na bisitahan mo kami, it is my right. So ako na magdahan sa kong isang taga-siyapa ng isang simbahan. Pagkato ako sa mga simbahan, kung ano mga kaso sa ako, makalipay sa ako, hindi ko makakato sa kong ano ka. Now, sa normal na kaatanan, relasyon ng pagkakuli, kabaluhin kita, that is disastrous. Of course, dapat ako magpasalamat sa Ginoo ko. Kaysa bahin, ay hindi sa mga asawa, hindi pa direkso sa isa na mag-divorce ang iyaya niya. Now, sa may mga divorce ng mga kunsul, kung isa ang rason na ang mag-divorce sila, may mga siya, sinimahan na, hindi ko katulog. Sinimahan na, hindi ko makakubra sa kurako. Sinimahan na, amuna, bulagal ko naging kambangan. Now we realize that in real life, that sense of entitlement would only lead to disaster. But I don't know how many of us have really thought of it. Ginumuhan mo pala ang bahay niya sa ako. Ang ako na focus, ang ako pala siya doon, ako na pagkabuhin siya. And there is one antidote sina ang ginibasa na kung gawin. Open hands. So would you consider this morning ang pagpasalamat sa Ginoo dahil kinsinig ang mga problema sa akong spiritual, emotional, mental na sulparon sinig sa Ginoo? Kaya hindi man kita magpasalamat sa Ginoo dahil man sa ini ang dala sa akong niya. At ibang sa akong hindi lang kita sinig aware, but this morning we are kumalagdaman natin kung na kaginahatan at ini instruct sa akong sa Ginoo that we are going to give thanks unto the Lord. Now later on, ako din na consider kanina ko lang mga mabutang ko lang mga mabit natin kung nagpasalamat na sila pasalamat kayo. Ang muna niyo ang pilang pangulat ng palamungkot na ito, ang muna niyo ang nagpasakit, ang muna niyo ang ubas-ubas kayo, tinawa niyo kita pasalamatan sa Ginoo. Now, we will look into that and kung tao na ito kung ano binhanggaw dali ang rason dali isa lang yun, o give thanks to the Lord for He is good. Now, I know, right away from the Lord, Pastor, hindi po kayo sabihan. Siguro mga maayo na ang background sa ibu na ang mga membro. Pero Pastor, ang kaya sa nakagyan ko sa bata pa ako, how would I ever say that God is good? Where was God when I was abused? Where was God sa kinin na magpapanagapot sa ako? Sorry, Pastor, ang ibu na maghanggap kung kinitan sa Lord, that's not for me. Dahil ka mabalikan na yan. Taglantaw na ito na hindi. And everything, give thanks. For this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Now, hindi nga ba nun? Ito lang din sa mga tao nga hindi normal kang natural na mapasinalamato. They were not natural, grateful people. Look at some of the chapters. Matod na rin naman kita. Hindi na kita magkanto sa history nila. I just want us to look at some of their songs. Look at Psalm 95. In Psalm 95, isa sa mga bahano nila na kanto na sa verse 2, let us come before His presence with thanksgiving and make a joyful noise unto Him with psalms, with songs. Look at verse 8. Harden not your heart as in the provocation, as in the day of temptation in the wilderness. When your fathers tempted me, proved me, and saw my work, 40 years long was I grieved with this generation, and said, it is people that do err in their heart, and they have not known my ways, and to whom I swear in my wrath that they should not enter into my rest. Ang history sa sini ng mga ginhangkat na magpasalamat sa Ginoo, hindi nila normal. Kagalaw ay pagit sa natalo. It's because ang ilang pagkukumon, it's because ang ilang pagbuilding, it's because kay hindi sila magpasalamat kay madayo sa Ginoo, a generation. Huwag ay sila nakapilaw sa pagpakamaayo sa Ginoo.
Ginagubernur yung lista ang balansyado ng responses ng inyong mga kapatakan. Maski anong pumutumod, anong malo, paumod na paumod, paumod na paumod. Kapag may kinahalaan, araw ang iyan. Ang sabahin naman sa Ginoo, I think God is also doing that. 100 times, 1,000 times over, sa tako niya ang masarangan, sa tako niya ang ginihing, sa normal na ako niya ang pagsinalayo. But I want to tell you, pareho sa isang iloy, na siguro na nasuspitso ang bata niya na may tinitingnan siya. So sa nga naman, sa nagpangatag na siya sa ilang balon, ang magandang tabot sa isang bata na paghatag niya sa isa, ginlagas niya, ginlantang niya ang ginatag sa iya, ginlagas niya ang iyang mahon, inabrihan niya ang tamot na ginlantang kong pinangin. Sabi niya, ay, ibuda mo ang sabihin. O, prakti niyo, anong iloy na nagandang sila? Dapat sa tuwang na umi ko, ginistorya ang pinsa sa iya dahil anong tabot sa iyo. Maamaan mo na niya, pinapaminsan mo sa utot mo. Yan ay abi ko, mas malanggap ko pa siya. Ngayon, instead pala that you have a careful heart, all of a sudden, ikaw na nagatulong mo na sa iba kung anong ila, and then, ang naghatag, daw ino pang insulto ko sa ino ang ginin. The Word of God says, for 40 years, the one where we did it is because they were not thankful. Mabagat ko lang na, parang hindi lang magpasalamat, na ang kalungin sa Diyos, sumit sa Diyos, para lang hindi sila magpasalamat. Tungod lang ay hindi sila nagwakay sila sa sinang ng mga balansyado at sa sinang kong nabunan at sa ilay na pagsunod sa ito. Now, may isang kalikasan na ginilaborate niya. Look at Psalm 78. Ginilaborate niya kung paano ang inyong pangutan na pranatawag yung 37 verses. Okay? Ginilaborate sa inyo kung paano ini kay hindi sila kabalo magpasalamat, hindi sila kabalo magdayaw, hindi sila kabalo magpulikin sa inumunga ang mga naghatag sa ila. Lord, verse 7. That they might set their hope in God and forget that the words of God but give His commandments. Hindi nasama. Ginhampal ni siya para sa mga ginhampal ko sa verse 5. For establish the testimony of Jacob and appointed the law in Israel. And verse 6, that the generation to come might know them. Sabi no? Pwede sa manipad, para ila yan ang mga intindihan. And then, ang kabalayan kung yan ano sa Ginoo, pag isa-isa ako ng generation ang ginambalan ng Panginoon. Ang unang isang tangan, yes, they were not thankful. Why? Why are they not thankful? What the verse 8? And might that their fathers a stubborn and a rebellious generation. Sabi no? Sa santo lang ay lang ako tumod, sa santo lang din sa kapalong magkasalamat, ginipuha ako sa Ginoong tumod niya, ay karating-kating, kag-rebuildi ang inyo yung mga mga talagipusokan. Look at verse 10. They kept not the covenant of the Lord and refused to walk in His law. Dumagulod, no? Ang bata, nag-rebuildi. Ang bata, hindi makubay. Ang bata na si Kwayo niya ang pinapakambal mo, puto din sa bata na hindi makamuligin at makapasalamat sa kabutang binhatan sa iya. And gratefulness would lead that is a partner of medicines. Look at verse 11. And for God is what? Manambal ko ni sa unang, balong ko maniliwan. Sa kamayang people, ako ang ginahambalan sa kasubong sini, ang ilang inyong expression, yak. Pero ano, hindi inahamot sila yung kailangan ko sa adults. Nambal ko sila sa inyong makakamugin nila ang inyong balatsyakot sa inyong kinikanan, maski ang inyong yan ang magdunda sa ilan. Para sa inyo, kung palanggapit lang ako kung hindi, nakakadamo sa inyong mga atas. Sali ko kapalong lang ako, mas ang bata ko. I mean, araw naman ay manipulizer, araw naman ay tanan na kulong, araw naman ay tanan na kong nakasubog sini. Kanya yung isa ang baby, hindi mga ginawa. Anong solusyon? Sa nanay, ng tulad, ginalo niya ang iyo. Kung gabungan ko
ataupun saksi pun nek di pekakin kawal tak tanda belum kalah maka ini diselingkan oke baik dulu lanjut di mana gambar kita sum-sum angilu kita berpengar sampai di pun kita berlatus ya berkamu kabar kita mau mulai sama itu pun anda kita panggil sana just to say I mean sang bata pilih ke mana amunnya si why pilih ke mana there is no such thing as my hidup para sama orang-orang just to say it. As far as aku berasur dan tangan sakit itu balik tangan aku mungkin ini aku sakit that's why kenapa kasih belum sakit you were not thankful why you have forgotten what I did to you Lord verse 17 and they sent yet more against him by provoking the most high in the wilderness and they tempted God in their heart by asking me for their lust. Kenapa ibu? May arang mandaling pangabuyok na ibu yan ang ina purubohan ino. May arang mandaling yan sa bahay. Sa ibu yan ang ibu purposely. Pangabuyok man tanging pangayok man tanging sa ibu kinalangan. Pero pag pangayok to, pangayok yan na ibu yan binatestingan ng ino. Verse 17. They sin yet more. And look at the verse 19. Yes, they spake against God. Sorry, I'm getting for as far as I'm concerned, I have zero tolerance in relation to kung dahil na sa hindi tayo mabutan at bilang ito tayo ng mga pamatan ng pag-iisa yung Dominican. Yung Chinimon, isa lagi ang amon na stand in relation to this. Children of your parents in the Lord, for this is right, pastor, hindi kaya tantong, hindi kaya tsakto, hindi kaya tantong. And yet, if you think hindi siya tsakto, hindi ako, hindi kaya tantong, you must honor them. Honor your father and your mother. For this is God's commandment. So here, they were not thankful, they speak against. May pinapakahambal pa sila, hindi mayo. Look at verse 22. Because they believed not and trusted not in His salvation. And thankfulness sometimes is the expression of an unbelieving heart. Paano ko magbalong maayong Diyos sa sin-experience na natabot sa ako maayong ko ang Diyos? Ano ang pasalamatan ko sa iya sa sinatuloy? Amunin na kagyan natin. Isang kakaratan na gambar. If you could see, can see His hand, kung hindi ko makita ang tamon sa din mo, trust His hand. Ang mga hindi maayong circumstances sa atong kamuwi, ang mga malakit ng mga naglabot sa atong. Lantaw na ang Ginoo, katapong hindi na ako ng pamansyan na pinunting sa nato ng kawal. Tuluyan niya ang pinsirong kita na ginahanitan kita sa Diyo. Tuluyan niya na pinsirong kita na ang Diyos hindi maayo. God is not good. Ako na ako na sa Diyo because God is not good. If you are going to entertain that, ganda na kita sa ato ng kawal. That I believe, mga tamang kita palayo sa palansyang punta sa Diyos na ako'y ang binalinan sa tanahan ng kapasak. Susunin nga ka in Psalm 136. What is the cure? What is my drill? Paano i-drill ang kagalingon ko para na everyday magbukta ako ng pasalamat ako sa Diyos? What is my drill? Ano'y ito ko?
feeling sad as long as it would not, according sa study, if it would not last more than 2 months, that's normal. Normal na yan. So pag ibig ka, pag nasubok mo, kaya may ikuha ka, may prosin ko, kaya normal na yan. But then, if it's already longer, kagdalan na namin, hindi ka makatulog, kagpagkasubok na sa day, I know that medically, ginahanap na para sa intervention, but then there is also spiritual intervention. And one of these things, na ginagam sa prosin ko, is the spirit of gratefulness. Sa pagpasalamat na kung sa dito. Now, binabag nila ini, this is one of the cure of depression. When we turn our darkness into thanksgiving, na magpasalamat ang kita sa dito sa sining ng mga lutan na harap sa ato, both sa kong circumstansya, kag sa ato man, na mga ginexperiensyahan sa ato ng tabuhi. So, first of all, ato ni Buhal ang inigari, lawin ni siya, but being thankful, kung naging sa tanan, on Psalm 100, 136, realize here, after sila talas, sa iyong introduction, O give thanks unto the Lord, for He is good, for His mercy endureth forever. O give thanks unto the Lord, unto the God of gods, for His mercy endureth forever. O give thanks unto the Lord of hosts, for His mercy endureth forever. And then, so then, to Him, who alone doeth great wonders, to Him, that by wisdom made the heavens, to Him that stretched out the earth above the waters, to Him that made great lights. In verse 10, to Him that spoke Egypt and their firstborn. Now in verses 1 to 9, atong makita drama ni Jatanan, we are going to focus on, to have a thankful heart, we are going to focus on who God is in our lives. Kung natin tulungan ng isa kung naging sa tangan ang mga tao sa palibot na doon ay mongin ang pasok ng experience. Magkapaan mo ko magpasalamat kung ang muli ang ako ng kapupod man sa mga buhi? Paano ko magpasalamat kung ang muli ang ako ng pamilya? Paano ako magpasalamat? So when we focus on people, many of us can believe right now will be experience if we focus on people. There can be trial. May mga buhang ng isang aabin ato na muna gini and yet people fail us. And probably that's the very reason right now that we could not thank the Lord of because we're focusing on peace. Ang hanggang rin sa pulo sa dito tapos naging nakasimple. Focus on the Lord of who He is. Now I don't know if I could ever elaborate. Pila ka percent lawas na ito makaretain sa oxygen so that we would function na okay na ang function. May nagkilala ako na sa time magtulog siya na kundiin ang iyang lawas lay flat, ilan na sa buwan ang iyang oxygen na ganoon. Worst case scenario, maski siya wala na niya naka-incendi, all of a sudden, makauman lang siya. So muna, ang prescribe siya sa doktor that every time natulog siya, nag-incendi siya. And you know, many of us just go to sleep. And I'm even thinking, ha, do I need to sit here? God, kailan na lang ang doktor na? And you know, all of a sudden, we realize, you know, there are so many things that I could never even understand how my life works. But then when I wake up in the morning, it's really true. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Hindi ko nag-inomagin niya. Supra na yung isang ako niya, mahapan. In all, this is who you are. The doctors to administer sa ilang mabinsan na ano niya maayos sa inyo. But the doctors who know their God, mahapan sa inyo, okay, we take mo ini. And then pangkuyuhan nato ng ganito ni sa Ginoo na ito bring healing. Nabubisa, how many times na nasugatan mo na kayahan ang mga specialist na talaga. Kinahamit na namin yung ulo, oh, ito sige ako na dahil mo nag-respond. Bakit mataasan ako? Bakit pwede ako nag-respond? Bakit natunan na lang ako na paano mag-respond ang kalawas? Now, sino kapiyan sila? Who's holding them?
instrument of your healing. It's because we know this is our God. So today we wake up. There are new heaven. Great is your faithfulness. So the reading of the reading of the reading of the who alone doeth great wonders, to him that by wisdom made the heavens, to him that stretched out the earth above the waters. Reading a verse of the next preaching, amen. I know what the Bible is saying, but I'm not going to be doing it because of nagbulan. Kaya ang 40 days na nagbulan. Of course, di ko na nangyayin na while. But then the Lord has promised, every time you see the rainbow, that God is going to punish the earth again with water. Lord, thank you for the rain, and I know this rain will then last for 40 days, just like in my own one. Thank you, Lord, for the rain. This is your work. Now, you know when you think of this, sa muna, abig ko, takot-takot na gitning realization na when you study science. The other day, ang akong hinablos na 4 years old, nagalala daw sa ilalang children's video, na tingnan ko, kaya abig ko sa muna, na kung grabe, hindi ako na realization kung ano matapos sa ako. Ang sa ila, ang title sa tinalantaw, it talks about the death of a star. The death of a star. In other words, hindi ng mga stars kung makita na ako, this will last forever. Masigla rin sila, nasiga. Pero magkapag kanya ang tigon, nakaubos na itong siga nila. Pero pagkaubos na isang kita rin ng siga, ang tanan na masatalize, tanan na lang kapalimbor sa ila, ila yung isang end, and then madutong gulpit, and then mo rin na. You know the word of God says that God is not going to punish the earth again with water, but He is going to punish the earth with fervent heat. In other words, our sun has pagiging sa lubini sa yan mga bumlakaw. Sa lubini siya na araw na siya kami every morning, mga blantaw kita o kinaharap naman niya ang adlaw. The time will come in the next week. But before in the shed, the death of our sun, iya yung isang yung tanan ng lubini ng earth, sunubo niya na kita na tunaw mo. Now science, when they realize that, the Bible is not really not saying unscientific things. I mean, sino mo pala ang pwede, I know right now that in California, grabe hindi ang sunog. Paano mo sunog ang kalimutan na 50% tubig? Paano mo yung sunog? But then the death of our sun will do it. And when you consider the words of God, to Him that by wisdom made the heavens, all give thanks unto the Lord. Ginoo ang salamat kayo. May mabuta na sobrang sa ating sindihan. Pero kung isa na focus na wala ang lapat, pero sa ako niya ng mga pangakoy, sa ako niya ng mga pakigalugod, sa ako niya ng mga kabutlay, hindi ko makin ang ginoo. Ang inyong mabuta na who you are. And I hope this morning, na nakapangita kita sa ating na ako naging focus sa ako ng mga kung sino ang Diyos. But then secondly and last, ako nang rin makita. Look at verse 10, starting in verse 10. To him that smote Egypt in their firstborn, and brought out Israel, verse 11, out from among them, with a strong hand and with a stretched out arm. And then he reiterate, ang halang kinimong sa inyo. And then look at verse 23. Who remember us in our low estate, and have redeemed us from our enemies, who give us food to all flesh, all give thanks to the Lord, and to the God of heaven. Not only we're going to focus on who God is in our lives, but also we're going to focus on what God did to me and what He is doing for me. And I'm just going to say, count your blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Namigyan, balikan ako. Kag-isakit sa ako na nakita ang ginahambal niya sa puro sa Ginoo ang pahin, ang relasyon sa ako na kaluwasan. I realize that every single
kay nga aton ng paminsagot nga kundi may nakapakita sa mga balansyagon na inan. Nga daw may alak kita bala sa mga punauna na daw hindi tatlo, balikan na nga na ang dalawas at matatlo may tatlo. Now I don't know if you're struggling with any slavery, any sin. Balikan ang dalawas at Ginoo, hindi pala ang sakit o maging luwas ko. Therefore, if any of you who I see is in your creation, God, kinakaman mo sa mo, I will be free from the power of sin to death. The very salvation na ako na-experiensyahan sa muna, subunduyan ko yung na-experiensyahan. That's why when we talk about addiction today, we always go back sa sinang kaluwasan. Ang muna kami na nakagisa ako sa Christian, ano man yung tingnan ang hindi na niya makakas, hindi na niya mabalik, hindi na niya makutod ako. Ang pagkukup sa inusan sa lahat, your salvation is the answer to that. May nag-iundisa na na-fail na ito ng iyo, na-fail na ito ng iba. Madama pala kita, why naging kukuro yan siya sa iba? Why hindi siya nag-care sa ako? I mean, I ruined it. Why na kaya sa pagkakuha? There's no hope for me. Go back sa iyo ang kaluwasan. And while we were yet sinners, Christ died for us. I don't know kung mag-share sa iyo sa gospel, yan ang pala ito, kahit hindi ito magpatawag sa iyo. It talks about your past sin. It talks about your present sin. But also it talks about your future sin. Nga hindi mapatawad sa Ginoo if you place your trust in the finished work of Christ. Now sa ating Lord, hindi ginatanto ka, ano? Tanto ka buhlay na ebanghelyo, except na yung future plan. Ito hindi ko na, ano? Pero one time sa na-share ako sila sa isang kambodian. Ang ilang psyche, ilang soul, ginagawa ko nila sa mga gentle soul, kaya isa sa mga kabutan na ilang ipalantaw sa inyo mo, kung nagkatawag sa Cambodia, ay mga lugar, ginagawa ko nila killing feelings. Ikaw ba? Ano yung tourist spot ko? Nakadala ko mo din, I mean, some of you were there, kapalugin ko mga iba na wawa, mga pimpin, mga iba na gano'n. Would you imagine ko ay hindubong ang hundreds or thousands ng mga buo, ilalang niya naging spot ay para ipakita sa mga turista ang mga nangyayari dito ang ilang killing field. Now, sa ako ministry, kasi ko ka naman sa nilibo, hundreds or thousands na gano'n, mga isa na pato, ano na tabo sa nilang gano'n? Now, later on I realized na nagpapati kami sila sa pinatawag ng isang magiging kabalabalan ng karma. Ang butang balon, sa sining kabuhi, butang na nadaan ang mga butang na matabok kitya sa inyo. In other words, your past life, ang muna na nag-determine kung ano mas mo. Kung ingon ka, it's because ang past life hindi na maayo. Kung magraan ka sa mo, it's because ang past life, ang muna yung tabok sa inyo. So kung di sa mga sapat, hindi nila kapsyon, kaya masin nila kami ng mga lulog at lula na hindi maayong pabuhi, nagsubong na hindi mo na sila ng mga ilaga. So sitting sa pag-explain ko sa inyo ang parte sa forgiveness ng balik sa ating mas po, pero tell me that even in my past life, before I become this, hindi mo yung ako natawaran sa mga. Doon na dito. Kaya hindi na mo ako mindset. Pero parang sa inyo na, mapatawad pala ihapon ako maski ang mga sala ko sa past life. Of course, explain ko sa inyo kung ano ang kabuhi. But then parang sa inyo, it has something to do with if I'm suffering today, it's because of my past life. Ang iagali ng example sa ako, sa inyo, kung kita, nalakad kita, tapos may kwarto na sa dalan, kaya ikaw ang nakakita, ang nag-determine sila because of past life, ikaw yung maayon, ako yan hindi, that's why ikaw yung nakakita sa kwarto. Grabe, pag-explain na sa karma mo, good or bad. So people that lead with this service, they were killed, they were annihilated, systematically. Ang kalawalawa ay pagdalito, kaya hasta ang mga dalagko, ang mga kahoy, magdiin ko nung itiyak at mga baby kagilang. So ano nila ang turistapan? Kalawalaw ay siniyaw? And yet it will remind us always. Thank you, Lord. Ingatan mo sa amin, dari sa amin ko ay nangyayin. Iyan ay nangyayin ang Pilipinas, but while you're gathering books to do that, thank you Lord sa ganyan mo sa amin. Di ko gather. Pwede na ba history? Pwede na ba history?
in Jesus, both as our Savior and as our Lord. Now today, ano ba yung hanggang natin sa inyo? One time, sa grace na ako na hindi mo ba, yan bro, pag-alaga niya sa inyo, na found out na sa pagpapawal niya sa iyong mass, na found out na cancerous ka. Kino mo magkakataon na nagalagin sa inyo? O ano ang tao na ako binagkakataon na? Ang nabalik din sa ako ng mga insalo, ako ay getting here sa inyo. Remember the time din bukas niya sa inyo? Ang pagbukas sa inyo sa inyo, ano ang tuloy na pagdapot yan ang mga proof niya that I will never leave you nor forsake you. Lumasol niya lang na kapusalitan niya lang na ngayon. Ano yung pipiinan niya? Maamuhin na ang buti sa kanto niya ng kaaway. Giniluwas ni ikaw, tapos mo na pala mong go ka man na, amo na ang buti sa kanto niya ng kaaway. We always go back. Thank you, Lord. Mulangin pa ganit. Alam mo sa sini, naglabot sa mga ako, I can trust in you. Thank you, Lord, for saving us. Ginoon ko pa yung mga buo sa aming mga. Lord, we know we are naturally thankful people. The thankful for who you are. Dahil hindi namin pinimensin yan. I know that as knowledge increase and science, Lord, will also advance. The more, Lord, pinimensin yan how great you are, our God. But also, Lord, not only because of your greatness, but also, Lord, for what you did and what you're doing in our lives. And the greatest of this, sa nagpunsa ng dalaga ng Espiritu, kaming-kambyo kami. Hindi na ginagin patawad kami, hindi na ginoko maging nakas na. Ang hamang ng mga patulit mo sa isa na, kung hindi ginoko, ginatakan kami sa inyong kultuhan na at ang dalaga ng Espiritu ang nakala sa ang mga puso. Pinukuhayin kami pinukuhayan sa mga kasalamatan sa palibot namin, sa mga circumstance, sa mga tao. Pinukuhayin kami ng mga tayo na karasin. Salamat kayo sa nalawasan ng mga. Thank you, Lord, for loving me. Thank you, Lord, for coming, Lord Jesus Christ, and paying the penalty of my sins of the cross. Thank you, Lord, for forgiveness. Thank you, Lord, for saving us. Ano may ari yan sa sarili ko kung hindi mo mamuli na kinahanggan niya. Ito ang ginoo na kami sa isang mga magaling. Nagami pinapasapuan, ginoo mo niya kami sa iman ng mga pangitan ng hindi karoon. Lord, we work on that individual and may the Holy Spirit will convict the heart na ginoo mo kami magkasasala at ikaw ang Diyos na balaan. Why did kami isang chance na makatindog sa inyong presensya. Pag-inungkaman ang mga Diyan. Naging buo ko na ang inyong kasingkal paakit sa sala ang si Kristo Jesus na palansan sa Diyos. At kung na mo ang inyong niya dito sa Diyos, ito pa na mo ang mga sabi niya sa iyo. Pinagsunan na mo ang mga sala. Ang puno na mo. Ang pinagin na pag-inatan niya sa mga regalo. Ginoon ni Bernian sa ang mga nalulawid na ng Kristuhan, may matinipon ng mga pagdunda, may mga pagreklamo, may mga pag-rebuilding, may mga pagpating na sa ating puso. Lord, always make us remember you. Make us remember what you did. Make us remember what you're doing. Ang kapatunangin ay ang mga sarihan. May sinita na naman ay kumakita ng mga ikaw ang Diyos. Mahay, kagamang ang kaluwasan, you have Lord healed our diseases and you will continue